Hello guys, welcome muli sa ating Liberation Word. This is day 28 of our Enhanced Lutheran Quarantine. And I just want to share to you again a very beautiful word this Sunday. So sino dito yung iniwan? Sinaktan, ginamit, hindi sineryoso, pinahiya, pinaliwala. Ikaw na pala. Binasa, masakit diba? Pwes, di ka nag-iisa. Jesus ay iniwan din, pero pinaka-the best na ginawa niya ay nang iwan din siya. Iniwan niya ang kamatayan para mabuhay na muli. At nangyari yon nung siya'y napako sa cross. Siya mismo ang niyurakan, napahiya, sinaktan, binasag. Siya mismo ang kamatayan para talunin si kamatayan. Siya mismo ang nasaktan para hindi ka masaktan. Imagine this, there's no pain, there's no shame greater than what he experienced on the cross. Lalahanin mo siya, iwan mo na yung pain mo. Kung ano yung pain na nararanasan mo, ibigay mo lang sa kanya. I-cast mo sa kanya yan. Kasi nakikinig siya at handa siyang pagalingin ka. Isa pa, iniwan niya tayo physically para bumalik sa langit. Kailangan niya pumunta sa langit para patunayan na napagtagumpayan niya lahat. At dahil doon, kaya mo rin mapagtagumpayan lahat. Ngayon, siya'y nakaupo doon sa kanang kamay ng ating Ama sa langit at siya ay nagahari. Kaya kung ano mang pain na nararamdaman mo, anong basag na nararamdaman mo, isipin mo lang, may nangako sa'yo na hindi ka iiwan. May nangako sa'yo na He will be with you forever. Walang forever! Dito na yon, may forever kay Holy Spirit. Kaya kung iniwan tayo, binasag tayo, okay lang yon. Magpabuo na lang ulit tayo kay Jesus. Kaya I challenge you this to say to God, Lord, may sasabihin ako sa'yo. Lord, break me. Kasi kailangan lagi tayong magpabasa. Happy Resurrection Sunday, guys. And I hope you enjoy your relationship with Christ. Peace out.